sa kalingap. Ay, ito na lang mga istorbo. Okay lang yan. Ano ba yung sabihin mo? Nahiya ako eh. Ano? Ready ka na? Ready na, ano ba yun? Tingin na nga eh. Sasabihin ko na, bahala na. Bayaan mo na yung mga ano eh. Alam mo, di ko talaga ini-expect na hahantong sa ganitong point eh, pero... Erika. Gusto kita. RJ Moto TV. So ayun, ang daming nag-yes. Gusto nila. Yun mga kalingap at kakabsat, isang mapagpalang araw sa inyong lahat saan man po kayo naroroon, ay mag-iingat po palagi. Dahil mahigpit na ipinagbabawal muna ni Kuya Val na pag-usapan ang tungkol kay Reyna, dahil nga sa mga pangyayaring hindi maganda kamakailan lang ay susunod po ako sa rules bilang isang lehitimong kalingap reaktor mga kalingap at kakabsat, kaya pansamantala ay dito muna ako sa Edrica. Biglang nawala ang pagiging mapagbiro ni Erica pagkatapos formal na magtapat ng saloobin si Kalingap Edu sa kanya, at sa tingin ko ay seryoso naman si Edu sa kanyang pagtatapat dahil sabi nga niya ay talagang pinaghandaan niya ito at hindi rin inaasahan ni Edu na aabot sa ganitong pangyayari na may mararamdaman siya kay Erica, kaya hindi ko na pahahabain pa at panoorin na natin pagkatapos niyong mapindot ang like button. Maraming salamat po. Uy! Andiyan na pala si Eds! Ayos ikaw! Hindi na, may pagod na. Grabe, gulat ako din. Gwapo ba, bro? Grabe yung forma mo. Kala ko wala ka. Kala mo wala. Hindi ako mawawala. Lagi ko na, lagi ako nandito sa'yo. Ayun. Oh. Gulat ako. Alam mo kung ano to? Ano yan? Para sa'yo to. Ay ba, salamat. Hinanap mo ba ako? Oo. Ano to gawa mo? Yes, special yan para sa'yo. Ay, mahal wow. Yan. Magkano to? Parang ikaw, mahal. Ay! nga pala, mamaya. Totoo na, may sasabihin na ako. Wala nang makakapigil. Nga pala, ba't naisipan magbigay nito? Wala lang. Parang bagay sa'yo eh. Kaya, yan, binili ko na lang. Yan. Ano yan, di yan masisira. Habang buhay yan. Oo. Parang ako lang. Habang buhay. Nandito. Yan at bumibwelo na si Edu na isang tahimik na tao, pero nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita dahil gustong gusto na po niyang sabihin kay Erica ang kanyang saloobin. Ipagpatuloy po natin. Okay. Ngayon pa lang nakareceive ng ganito. Huwag mo nang, huwag ka na magkuha ng, magano ha? Mag-entertain. Ako na naman muna. Ako na magdi-decision. Pada-decision ka. Sa hangan ko. Oo, hindi kita na-miss. Wagas na pag-ibig siga. Miss, na-miss, na-miss. Ang puso ko. Erica, pwede dun tayo. May sasabihin ako. Saan? Sa medyo walang tao. Ano yung sasabihin mo? Malaman mo lang dun. Dito na lang. baka may mga gulo, ayoko nang maingay. Wala yan. Mas gusto ko. Tagal mo, tara na. Sanda! Teka lang Kalingap Edu, talagang pinagbawalan mo na si Erica na mag-entertain ng iba. Ang ibig mo bang sabihin ay seryoso ka na talaga sa kanya? At nyaya na nga si Erica palayo dahil nakakaistorbo nga naman sa kanyang diskarte ang ingay ni Kalingap Tata at Jomar, at dahil hindi na siya makapag-antay ay hinila na niya ito palayo. Erica, sabihin ko na, siya nga pala, Erica. Una sa lahat, magpapasalamat ako dahil time na ano, ako ay maraming pinagdadaanan na may problema ako.
na dyan ka lang nakakausap ko. Thank you kasi malaking bagay yun para sa akin kasi medyo naapektuhan ako ng mga yun at buti na lang andyan ka, medyo nabawas-bawasan. Sa kalingap! Ay, ito na lang mga istorbo. Okay lang yan. Ano yung sabihin mo? Ah, okay. So, yun mga kalingap at kakabsat, kung natatandaan nyo na sa isang interview na natanong si Edu kung anong katangian ng isang babae ang kanyang magugustuhan ay nasabi nga niya na importante sa kanya na ang mamahalin niya ay yung nakakaintindi sa kanya, hindi lang sa trabaho niya, kundi pati sa kanyang mga problema. Kaya naman pala siya na fall dito kay Erica, ay taglay niya ang katangian na hinahanap ni Edu. Nahiya ako eh. Ano? Ready ka na? Ready na, ano ba yun? Tingin na nga yun. Ah, sasabihin ko na, bahala na. Bayaan mo na yung pangalan eh. Alam mo, di ko talaga ini-expect na hahantong sa ganitong point eh, pero... Meri ka. Gusto kita. Ano? Seryoso ka? Itong itsura nito, mukha bang hindi seryoso? Ahahay sa wakas na sabi din ni Edu ang saloobin niya kay Erica, at sa reaction naman ni Erica, ay parang hindi siya makapaniwala na magugustuhan siya ni Edu, dahil mula umpisa ng kwento nila, ay halata naman na crush na talaga ni Erica si Edu, kaya't sa tingin ko ay masayang masaya si Erica sa ipinagtapat ni Edu sa kanya. At kung mapapansin nyo ay nag-iba ang mga kilos ni Erica, hanggang matapos ang video na ito ay parang nawala ang kanyang pagiging palabiro. Congratulations sa inyong dalawa, masaya ako para kay Edu, dahil sa wakas ay nakahanap na ito ng babaeng mamahalin niya. Ano? Hindi nga. Maniwala. Nag-effort na ako ng tulo. Kaya pala ipadala-dala ko pala ganyan. May pabulaklak pa. Siyempre. Okay. Special ka kasi kaya ganyan. Ako na. Okay lang ba na... Hindi ko naman ipipilit eh, basta sinabi ko na sa'yo para malinaw. Para alam mo. Ano? Hindi ako masabi. Okay lang. Sige, di mo wala magsalita. Okay lang. Hindi na maikinig lang ako sa'yo. Ayon na mga kalingap at kakabsat, handa daw mag-antay ng kasagutan si Edu sa kanyang ipinagtapat. Don't worry Edu, alam ko na hindi ka papag-antayin ni Erica ng matagal at sasagutin ka na niya, dahil kita naman ang kasiyahan ni Erica sa pagtatapat mo, halos maluha na ito. Bagay na bagay kayo dahil pareho kayong single at walang sabit. Ito na kaya ang umpisa ng isang masayang samahan ng Edrica, mga kalingap at kakabsat. Abangan na lang po natin ang mga susunod na tagpo. Maraming salamat po sa inyo. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito ay pakibigyan naman ako ng isang like at kung hindi pa nakasubscribe ay pakipindot na rin po ang subscribe button. Maraming salamat at abangan ang aking next upload. God bless po sa lahat.